Ahoy! Kamusta ang mga wrap-up pits? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na to magde-demonstrate tayo, paliwanag tayo na kung saan bakit nag-bounce back o ba't ang laki ng movement ngayong araw ng ASEAN. So ganito lang iisipin mo kung bakit lumaki yun niyan. Kung bakit ang laki ng bounce, okay? Ba't ang laki ng bounce back ng ASEAN? So ito yung past transaction mula sa Friday na kung saan way in advance dito sa aking dashboard, sa aking software, sinasabi na agad dito mula sa last transaction ng last Friday na keso malaki daw yung naging depreciation value. May kita ngayon natin dito ang record dito mula sa October 15, 2021. Sinasabi daw dito malaki daw ang naging depreciation value sa loob ng MA20, which is ang pinanggalingan niyang presyo sa mataas ay yung 13 peso per share, which is yung 52 weeks high. And then, bumagsak ito sa less than 11 peso. Ito nga kahapon, bumagsak pa ng less than 11 peso. Tapos, ito, nag-bounce back na. Which is MA5 na bounce back ang iisipin. Isipin nyo, nag-depreciate ng 168 yan. Bumagsak pa ng todo yan. Magkano pa yung naging depreciation value niya? Kasi naging 10 peso something na lang yung pinaka-presyo niya, mas bumagsak pa ng husto. So ngayon, mas malaki yung talo. Nasa around 2 peso na yata pinaka-talo, di ba? So titignan ngayon natin. Titignan ngayon natin dito yung naging suma total na ano, hindi ko pa kasi na-update yung Excel ko para makita natin yung suma total na record na pinaka-lowest and highest kahapon ng October 18, 2021. So, yun nga lang. Bago ng internet natin ngayon, patay tayo dyan. Ah. Okay, may kita ngayon natin. Mula dito sa may record sa may software ko na keso yung pinaka-highest lang daw dito ay nasa ano? Teka lang ha. Naan dito, pinaka-highest lang dito ay 1170. Eh, nag-depreciate siya dito ng 1070. Mula sa may 1070, nag-bounce back na napakalaki ngayon kasi nga nandahil sa area na ito, nandahil sa information na ito kasi below 20% na yung stochastic. Tapos yung RSI nga, yun nga, na-break na yung momentum ng Lusa 1, which is why in advance ko sinabi yung Lusa 1 mula noong October 12 na kasi within MA5 maglulusaw at yun nga nangyari, naglusaw. Tapos for the next MA5 ulit, yun nga, potentially na yung bounce back since nalaki na nga, piso-piso, whatever lang naging bounce. So common na, very common na sa mga real educated na tao na kasi mangyayari nga talaga yung bounce back. Lalo na dito sa aking software, pinapakita dito, ang laki ng depreciation value, expected na yung bounce back. Katulad yung mga paliwanag ko sa mga past video ko mula October 12 hanggang sa pinaka huli kong video, pinaliliwanag ko ito. Pagdating dito sa aking software, damo na malaking depreciation value, damo na iisipin mo yung bounce back na category na assumption o threshold dito. Damo naman na maliit lang yung depreciation value, lalo na kapag nakakita ka dito, appreciation value nakalagay dito, reversal naman ang isipin nyo. So, ganun na nangyari last time. Yung nag 52 weeks high siya ng before 12 something hanggang all the way sa naging 13 o bago pa siya mag 52 weeks high ng 13, sinasabi ko na may depreciation na mangyayari o magkakaroon ng Lusa 1, which is nangyari nga. So, ibig sabihin ngayon noon, bago mangyari yung 13 peso o bago maglumusaw yan, sinasabi ko na sa video ko last time na keso, may reversal na event na mangyayari at maglulusawan. At naglusaw nga sa loob ng MA5. Ngayon, since naglusaw naman siya sa loob ng MA5, expected mo naman yung bounce back naman between 25% to 50%. So, titignan ngayon natin, mula sa 13 peso hanggang all the way sa pinakamababang presyo binagsak ka na 10.50 or something, kapag nag-bounce back ito ng 50%, magiging 12 peso, 12.60 na ang magiging market price. Katulad ngayon, potentially, syempre, 12 pataas ang magiging presyuhan ngayong araw, 12 pataas. Yan ang initial projection dyan, o pinaka-ano, hindi ko lang in-update kasi ito. You see the way kasi itong forecast dito, o yung detection dito, ay applicable for the, pa rin sa next MA5, which is ito ngayon, Monday till Friday. Yung kung ano naka-project dito o sinasabing information o sinyalis dito. Sipin mo, pag nag-bounce back 50%, magiging 12 itong ASEAN, which is common na, at alam mo na way in advance, magiging 12 nga yan. At kung 75% naman daw, babalik sa around 12.50, at syempre pag 100%, di babalik lang sa 52 weeks high na 13 peso. Pero na-guess yung idea,
Sana nga sa video na ito, nagkakaroon kayo ng idea nung usapang demand and supply, basic logic and psychology lang para mas matimingan mo kung kailan ka dapat sumabit at kung kailan ka dapat bumitaw, kung dapat ka nga ba mag-stop loss o cut loss. Ngayon, kung gusto mo matuto pa ng husto, blablabla, eh yun nga, pwede ka mag-avail ng whatever set na offers and services and products ko katulad ng Alex Onse online masterclass ko. Na kung saan, katulad yan, sa online masterclass ko, in-update ko itong ano, meron akong in-update na information sa online masterclass, which is ito nga, ibibigay ko sa kanila yung special tools na ito, na Excel, na kung saan, yung nga, parang pang early detection, prediction, projection, or pang monitoring, pang backtesting, all the way sa, meron ka na pang backtesting dito, meron ka pang pang-monitoring, at meron ka pang stock screener dito, na kung saan, base sa mismo mga turo, kung makikita natin dyan, Tagalog, English, ang nakasulat dito na sinyalis kung mag-buy ka o mag-sell. Lupit pa neto sa may screener na ito, hindi lang basta stock ang pwede mong i-screen dito, kundi pwede rin Forex, Bitcoin, cryptocurrency, blah, 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 easy the way. Pero ito, dedicated para sa Philippine stock market. So nakita natin transaction sa loob ng isang taon, pwede natin makita yung transaction sa loob ng ilang araw, blah, 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 at nare-record dito yung mga information. So ngayon gawin natin, ibalik natin sa 365 days to, which is pinaka lumalabas na 52 weeks high. Okay, makita natin nag-a-update yan. And then ganun lang din dito, meron tayong isang taon, meron 6 months, 3 months, at 1 month. Okay. Tapos ito, pwede mong bago-baguhin yung mga duration time at pwede mong baguhin yung stock code. Kunyari, katulad nito, JFC. Ah, kunin natin yung server at ito yung server niyan. Nung kung saan, may kita ngayon natin mag-update ito. Easy the way, nasa sayo na yung kung anong klaseng duration time ang gusto mong tignan dito para malaman mo if it's uptrend or downtrend, yung momentum ba, pabagsak o pataas. Kung alam niyo kung may kung may malaking potential ba ang kung anong klaseng stock, at the same time ito yung daily mong pang-screen para malaman mo kung ano yung mga malalaking potential na magandang i-trade, o scalpable ba ito o hindi, tradable ba ito o hindi, at the same time malaman mo kung anong kung saang klaseng stock ka mag-invest. Kunyari, katulad nito, sinasabi dito, pwede ka maglagay ng watchlist mo rito, babawi mo lang yung mga stock ko. Kunyari, example, ito, lagay natin ay dito. So ngayon, ilalagay mo yung watchlist mo dyan. Dito, malalabas din ngayon dyan pinakalatest na information. Tapos dito naman, may penny stock. Kunyari, lagay mo yung mga penny stock na binabanata mo sa trading o scalping mo. Tapos lagay mo naman yung binabanata mo sa trading, momentum, position, trading man, or momentum trading man ang ginagawa, o day trading, scalping, o stock investing. Pwede mo banata itong mga chip stocks na mga naka-pre-configured dito, at the way, all the way sa mga mining company. Kung nabawa nag-trade o nag-invest ka sa mining, whatever. At ito yung mga major banks at telecom, at yung mga blue chips, mga piling blue chips na kasulat dito. Ngayon, bahala na yung estudyante ko na mag-value ng time. Ano nga bababanata mo as day trader, scalper, momentum trader, position trader, investor, o asa pa ka Alex Onse systematic strategic peso cost averaging, which is considered short term rapid stock investing. Tapos ito nga, pang backtesting mo, pang 30 days, 60 days, 90 days, all the way sa isang taon, bahala sa buhay mo nang gawin yon. Tapos dito naman ay para pang pan-track ng record, sasabihin ngayon natin dito, itong ASEAN sa loob ng within a year, from the past year, o from the past pinakaunang araw, unang buwan na itong ASEAN, ang presyohan lang daw ng ASEAN by that time ay nasa around wala pang 5 peso. May kita naman natin record dito sa loob ng MA20, wala pang 5 peso. Kung titingnan natin sa loob ng around 120 days pabalik, I mean pa forward, yung market price na wala pang 4 peso o 5 peso, naging 8 peso na. Tapos kung babalik, kung pupunta ngayon tayo sa 60 days na lang nalalabi, kumaga 60 days na lang para sa 52 weeks high, ito na naging presyo. Yung dating wala pang 4 peso, naging 9 peso na. Tapos pag pumunta tayo sa pinaka MA5, ito makita natin October 12 hanggang October 18, lumalabas yung wala pang 4 peso ng isang taon, ay naging ito na yung pinaka latest na information, ang pinaka highest daw ng ASEAN ay 13 peso. Isipin nyo, kung titignan natin sa loob ng 1 year transaction, which is 52 weeks, sa loob ng 1 year transaction, magkano lang ito last time, itong ASEAN, ang pinaka lowest na inabot sa loob ng 365 days, ang pinaka-lowest na inabot lang yan ay wala pang 3 peso per share. At pinaka-highest lang na inabot yan ay wala pang 5 peso per share. May kita ngayon natin dito kung magkano pinaka-highest and lowest dito. Na kung saan,
Sipi mo, nag-invest ka lang sa Aisin within a year. Ito na yung presyo. Pumunta ng 1080 hanggang 13 peso. Tapos yung current market price natin ngayon, ito pa yung presyo ng Aisin. So, yun ang kagandahan nito. So, sa aking online masterclass, ay magkakaroon ka ng gitong klaseng tools, special tools na Excel na ako sa itong specialized, kumbaga special na ginawa ko para sa aking online masterclass. As in, totally exclusive lang itong material na itong Excel para sa akin online masterclass. Ngayon, bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo mag-avail ng aking online masterclass para matuto kayo ng kung anong klaseng kagaguhan pa katulad ng narinig mo o nakikita mo ngayon. Okay, at nakikita mo naman itong software na to ay available ito for purchase, which is monthly subscription na to. 3 months, 6 months, 9 months, 1 year, whatever, mga ganon. Okay, so ideal ito na for subscription ng isang taon para isang bagsakan, mas mura. At the same time nga, napakalaki ng napakalaki ng benefits nito kung meron kang magandang education para mas ma-maximize mo kung paano tumitingin ng historical data katulad ng mga nakikita mo rito. At the same time, marunong kang tumingin kahit mga basic charting system man lang sana, blah blah blah, blah, 'di ba? Na-guess yung idea. So ngayon, makita natin ito, iba to, software to versus sa may Excel pinapakita ko kanina, iba yung itsura nito at iba yung dating at yung effect rin nito dahil ito may mga isang katutak na information or specialized or premium na function features dito na wala dito sa Excel. Pero at least very similar itong Excel na ito versus dito sa aking software. Very similar yung itsura. Very similar itsura at very similar yung pinapakita dito, ano yung pinaka-high, mid, average, and highest ng OHLC, ng range, ng VWAP, ano yung price frequency ng SMA, WMA, volume, value, may bounce back, may reversal, at may kung anong klaseng threshold dito. Dito, nagkataon, walang gano'n. Pero at least dito, may automatic na SMA, WMA, pinapakita agad dito yung pinaka-highest and lowest ng OHLC. Tapos, pinaka-highest and lowest ng volume within MA20, 40, 60. Tapos, ito nga, makikita nyo naman dito kung ano yung itsura. At the same time, may napaka super easy to understand na charting system. Candlestick, volume, tapos, high, low, close. Ito, high, low, close. Tapos, volume. Tapos, ito, volume versus close. Tapos, ito yung OHLC. At ito naman yung range versus volume. At ito naman yung price frequency na consider yung SMA, WMA, EMA. So, para malaman mo kung paano diskarte, kung pataas nga pa o pabagsak. At the same time, ito, pinapakita nga dito ng Asia. Na kaso, mula dito sa day 1 hanggang all the way dito sa day 59, walang pinagagawa ang Asian kundi umakyat ng umakyat ng umakyat ng umakyat. Makikita mo na agad dito kung ang upward or downward momentum ng kung anong klaseng stock sa pamagitan ng record itong close and volume na ito or ito mang OHLC. As in total lahat dito. Tapos makikita mo dito at the same time kung paano ka nag-charge sa Instagram, pwede kong tingnan dito. Ito yung rising wedges, pak, umakyat. Ito yung falling wedges, bumagsak. Ito yung rising wedges po. Ito yung support, pangalawang support, pangatlong support, pangapat na support. Nag-guess yung, ito yung unang resistance, pangalawang resistance, pangatlong resistance. Nag-guess yung idea. So, yun ang kagandaan nito. May charting system ka na napakadaling intindihin at unawaan. At the same time, nga, meron kang screener dito, blah, blah, blah. At meron ka ditong pang track kung magkano yung pinaka-past transaction, yung pinaka-current transaction, ano yung inabot ng presyo. Parang ano, di ba? So, yun ang kagandaan na itong Excel. Pero, yun nga lang, yung as bilang active day trader scalper, ito pinaka-recommended at ito pinaka-the best mismo na offer ko sa kung sino mang gago na mag-a-avail nito. Kung sino man yung nais na mag-avail, di ba? Yung may marunong, wag naman tayo mag-a-avail dito nang wala naman tayong alam kung paano bumasa ng historical data, paano yung iisipin yung demand and supply sa may value and volume and VWAP and na-guess yung moving averages. So, dito, pinapakita mo na agad sa'yo dito way in advance kung paano yung tamang thinking, thoughts and vision, blah, blah, blah. Kasi ito na nga, pinaka-specialized as in professional expert way ginawa itong Alex Jose premium na dashboard. At the same time, meron ka dito na kaso apat na stock, pwede mo i-monitor and i-backtest, whatever, mga ganon, i-forecast. At lalo dito, may daily forecast na nakalagay dito, if, you know, may daily projection. So, araw-araw magte-trade o active trade scalper ka, ito, magagamit mo ng gusto ito. At meron tayong calculator dito, tapos yun nga, mag-buy and sell ka, and whatever, tapos pwede ka mag-record ng portfolio mo, at least mga 5 stocks, pwede mo record dito. Pag mag-google pick ka ng average, dito magagawin. Unang sabit, pangalawang sabit, hanggang pang-apat na sabit, na kaso, ginugulpi mo yung average o nag-average down. Yeah. At the same time, may some kind of knowledge ka rin makikita o mababasa, matututunan
sa mga nakasulat dito. At ito nga, meron tayong ano dito. At syempre, meron din tayo dyan, ano. Meron, ito yung risk portfolio, which is na yun. At nandito rin yung, ano, yung user guide kung paano ginagamit itong Alexonse premium software na aking dinevelop. So, yeah. Tapos, pwede mong gawin ito, short. Na pwede nga ano to, may keyboard shortcut to para mapunta ka sa kung anong gusto mo katulad nito, keyboard shortcut. Okay, pwede magpunta sa kung saan saan. Sa ngayon lang, di ko mapindit yung F9, 10, 11, 12 kasi nga nagre-record tayo. Mas titigil yung aking pagkaka ano dito. At the same time, dito sa may software na to, ay syempre, pwede mo i-organize yung ano, yung kulay. Ang gagawin mo lang naman, ay pagkapindot mo ng F3, pupunta tayo sa may chart, double click mo lang dito sa may volume na chart, tapos ito na, pwede mo nang palitan na yung kulay. Pwede mo nang bago-bagoy yung kulay niya, kung ano yung trip mong kulay, blah, 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 para baguhin mo yung mga buttons, so, di ba? So, ganyan niya, pwede mong baguhin sa kung anong trip mong kulay, kung gusto mong kulay pambakla, kulay panlalaki, o, pwede ka na, tapos pagpa-okay ka na, di, pwede mo save. At the same time, ganyan lang din yun, pwede ka rin mag-save ng kung anong klaseng stock, minomonitor, pinabacktest mo dito, apat na stock, pwede mong i-save, okay, pwede mong i-save. So, pwede ka, ito yung pinaka-shortcut mo, stock 1, 2, 3, 4, o pwede ka dito sa may side panel, 1, 2, 3, 4, pero parang mas aganda yata yung sure pag ito, pindutin mo lang dyan sa taas imbit na punta ka pa rito. Or, pwede na lang sa may keyboard shortcut. F9, 10, 11, 12 para sa stock 1, 2, 3, 4. Diba? Tapos yung the rest, yung F7 ay para sa calculator. F7 para sa calculator. So, pupunta ngayon tayo dito sa ano, stock number 1. Pindutin natin F7. Pupunta tayo sa calculator. Diba? Tapos, yun yung ano nun. So, tapos yung CTRL, whatever, na keso, kung gusto mo mag ano, mag-save and mag-delete. At the same time, pwede ka rin dito na ano, pag ito naman, ay susum in mo yan, CTRL left and right down para pwede mo i-zoom in, zoom out, lakihan, letan, whatever. Tapos pwede mo rin i-reset dito. At the same time, pwede mo rin bago-baguhin yung mga escalator mula sa high, close, high, low range, high, low, open, close, range, close, whatever, blah, blah. Tapos, high, low, tapos versus sa average, tapos OHLC, open, high, low, close. Or pwedeng ganito, pwede mo baguhin ito na itsura. Katulad nito, pwede mo siyang baguhin ng ganyan itsura. Or pwede mong ganyan itsura ng OHLC. Pero ito pinaka the best na setup, yung ganito. Ganito itsura, yung babagay sa itsura niya. So ngayon, nasa iyo kung anong klaseng gusto mong team ng dashboard. At the same time, hindi man totally team ang iniisip mo diyan. Ang iniisip mo diyan yung power ng software. Paano mo ito ma-maximize gamit yung mga nakasulat dito na keso yung mga advanced function and features na naandito sa may demand and supply, yung bounce back and reversal versus sa mga threshold na sabitan bitawan. At the same time, ito nga yung kung bullish or bearish, ito yung tatakbuhan, babagsakan. At the same time, may calculation ng YX parameter na kung saan napaka special yon, exclusive, tapos may daily projection ito. So, na-guess nyo yung idea. So, ewan ko na lang kung di ka pa manalo dito, lalo na kung hindi ka naman masyadong ganun ka gahaman na manalo agad dito, kaya mong kita yung mga pangtangang kita. Yun nga lang, kinakalang mag-value ka ng time. Dapat meron kang at least some kind of knowledge para ma-maximize mo whatever shit na naka-input dito sa aking software. Alright.